Rininyong Panginoon, nakilain ang kanyang alam. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Pasinayaan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama na muling nabuhay, ang kanyang biyaya, kapayapaan at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang dapit hapon sa inyo pong lahat. Ating ipagdiwang ang Lunes ng 5th na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At ipinagdiriwang din po natin ngayon ang kapistahan ni San Isidro, Santo Patron ng mga magsasaka. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Kinagigiliwang pa po ba ninyo ang pagtatanim? Ang ating pong malimit na pinagsasaluhan sa hapag, sa komedor, ay ang pagod at pawis pagpupunyagi ng mga magsasaka, maging ang mga mangingisda. Pagkat itong pong buwan ng Mayo ay Farmers and Fisher Folk Month. At dumulog tayo sa Diyos na mayroon tayong mga samo at pananalangin, kaalinsabay ng mga nagdidibusyon kay San Isidro, maging yung daladala nating dasal, samo sa Diyos, sa magitan ni Santo Padre Pio. At yung pong mga tao na papauwi galing sa maghapong gawain, maging yung mga papasok, pagkat night shifting ang nature ng kanilang mga gawain, isama natin sila sa ating mga pagdadasal. At upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, siya sa atin, kilanlin natin ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang. May kababaang loob ating sambitin, inaaming ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami.
kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming maranasan ang pamumunga ng aming ginagampanan ngayong Pasko ng Pagkabuhay na iyong ibinigay upang aming ipagdiwang. At Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may-ari ng Tanang Kinapal at ikaw ang tumatawag sa aming paglilingkod para pangasiwaan ang tanang umiiral sa San Sinukob, ang maaasahang pagganap ni San Isidro sa kanyang pagsasaka ay amin nawang matularan sa lahat ng aming pagsisikap na magkaroon ng makakain ang lahat sa masaganang hapag ng buhay at maglingkod sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag patungong Samotracia at kinabukas ay sa Neapolis. Mula roon, nagtungo kami sa Pilipos, isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw at ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog sa isang pook na inakala naming dakong panalangin ng mga Hudyo. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nakakatipon doon. Kabilang dito ang isang nagangangalang Lydia, taga-Tiatira, at mga ngalakal ng mga telang purpura. Siya ay may takot sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at siya ay naniwala sa pinangaral ni Pablo. Nagpabinyag siya at mga kasambahay niya. Pagkatapos, sinabi niya, "Kung tinuturing po ninyo akong tapat na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin. Maikpit ang kanyang aya, kaya't hindi namin napaindihan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, "Panginoon'y nagagalak sa hirang niyang mga anak." Panginoon'y nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginoon'y purihin, awitan ng bagong awit, purihan sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilika. Dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Panginoon'y nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginoon'y nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa mga nagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginoon'y nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya at mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon, baya ang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginoon'y nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Kayo at ang Espiritu ang siyang magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia,
Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ngunit ang patnubay, ang espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin, at magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalaan ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Dumating ang panahon na ang sino mang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maaalaala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Heso Kristo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli, isa pong maganda, mabiyayang dapit hapon sa inyong lahat. Mayroon po kayong naririnig na putok ng mga fireworks. Yan po ay pagpipiesta dito sa ating mahabang kalsada dyan, paibaba. Tatlong panig po ang nagpipiesta dyan sa karangalan ni San Isidro, Santo Patron na magsasaka. Kung kayo'y napapapunta ng Lukban, meron din pong pagdiriwang doon, maging sa Sariaya, dyan sa gawin ng Kwenka, at maging doon sa aming napupuntahan sa Quezon City, yung Pinyahan, ano, malapit sa UP Village, likod laang po ng LTO, main office, nagpipiesta rin po sila doon, ano, na sa karangalan ni San Isidro. Siya po ay marahil ay pinagbuhatan ng ating pagsisimbang gabi at Misa de Gallo. Pagkat yung kanyang espiritualidad, yung kanyang buhay kabanalan ay magandang kapamarisan o salaminan, point of reference of how we adore, worship God in spirit and in truth. Pagkat dapat po tayo ay mapitagang nananambahan sa Diyos sa espiritu at katotohanan. Madaling araw pa lamang, si San Isidro napunta na ng simbahan para mataimtim na magdasal at dumalo sa pagdiriwang ng misa. Bago siya pumunta sa bukid na kanyang sinasaka. At pagkatapos ng kanyang maghapong gawain, siya'y dadaang muli sa simbahan katulad nitong mga oras na ito upang magpasalamat sa Diyos. Pagkat naniniwala siya, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang mabubuting gawa. Yung pong mabubuting gawa, yun ang pinagpapala ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon.
In our kind of education, formation, yung ating mga pag-aaral, pagtuturo, paghuhubog, ito po baga ay mapanligtas? Is our work saving? Pagkat pag po kita'y nagtatrabaho, dapat nating ipanuto sa isip, tayo ay nakikiisa sa Diyos sa kanyang gawaing pagliligtas at sa kanyang gawaing paglikha. Ongoing works of creation and ongoing works of salvation. Mahalaga yung pagdadasal. Naalaala ko yung Muslim, ang devout Muslim, 5 beses na nagdarasal araw-araw. At ang kaniyang pangunahing pagdadasal, pagkaganitong papalubog ang araw. Minsan ako'y nagbabiyahe, nakasakay ako sa barko, nakita kong doon sa itaas, may naglatag ng mga malalaking tuwalya. Ay akala ko para doon sa mga nagsiswimming o mga tripulante. Ay hindi pala. Yung pala ay para sa mga Muslim na nagmimiting makapagdasal sa paglubog ng araw. At kung saan man naroroon ang Muslim, yun ang kanilang point of worship. Pagkat kung papadilim na, ika'y makikipagtagisan sa karimlan ng kasalanan at kamatayan. Salamat po at merong mga nakatatanda na kahit kandahirap lumakad ay napunta sa simbahan para magdasal. Malimit po sa ating mga nakababatang henerasyon, lalo na yung anak ng magsasaka, ayaw nang pumunta ng bukid pagka nakatuntong na ng pamantasan, nakaranas na ng layaw at luho. Samantalang yung mga Ukraine, mga taga-Ukraine, kahit sila may gera ay patuloy yung pagsasaka, lalo na't yung malaking bahagi ng supply ng trigo na ginagawang tinapay ay galing sa Ukraine. Galing sa mga bansa na nagmamanakit sa pagsasaka. Sa Japan, kinahuhumalingan ang pagtatanim at mayroon silang greenhouse to ascertain the necessary atmosphere and environment na kung saan ang halaman ay tutubo, mamumunga para ensure ang food security ng bansa. Pero tayo, nakukontento tayo sa kain ng kain laang. Mangilan-ngilan na ang nagsasaka. Akala ko itong pandemya ay matututo ang mga tao na magtanim. Yung pala'y plantitas laang ang pinagkaabalahan. Hindi yun talagang makakapag-ensure ng food supply. Nakalulungkot ang sitwasyon ng mga magsasaka. Para po sila'y napapabayaanan. At naroon ang tinatawag nating defeatism atmosphere. Pagkat isa sa mga burning issue ngayon, ang kinikita lamang ng magsasaka ay 4.3% lamang. Ibig sabihin, 40 sentimo lamang ang kinikita araw-araw. Nandiyan pa ang tinatawag nating rice tarification, rice inflation, at maging yung pong tinatawag nating liberalization.
at ang mga sinasaka na magsasaka para bagang etsapuera at ang mga tao mas ginugusto pa ang imported. Very obsessed sa importation, cartel, and smuggling na dipitism ang nangararanasan ng mga magsasaka. Emancipation of our farmer is burning issue mula pa noong early 50s. Pag po ang mga magsasaka dumadaing ng kanilang dusa, sila ay pagbibintangang pangkomunista. Red tagging. Victims of our systematic and institutionalized corruption. Kaya detrimental ang ito sa buhay at puri ng mga magsasaka. Illogic of rice liberalization, and it worsen the job crisis, less livelihood, at ang masistipan nito, nawawasak ang environment at wala nang pagkunan ng tubig kahit man lagyan ng irigasyon ang ating mga kanayunan. So it is an irony on our part. Yung bang dasal natin, yung bang kinikilos at inuugali natin ay pakikiisa natin sa gawang paglikha at gawang pagliligtas ng Diyos. So this is a question about policies, question about our programs, the way we behave and the way we live. Pagkat si San Isidro ay nagsisilbing point of reference papaano maging mabuting tao na nagmamanakit upang ang pagkain ay laging nasa plato at hapag kahit hindi niya kaanak kundi kapakinabangan ng maraming tao. Ipagdasal po natin ang mga magsasaka. Ipagdasal din natin na ang ating makabagong henerasyon magmahal, magmanakit sa sitwasyon na mga magsasaka. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po ay magsitayo. Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, pagpalain mo ang mga alay na bunga ng pagtatanim at pag-aani na mga magsasakang kagaya ni San Isidro. Ang pinagpaguran nila sa tag-ulan at tag-araw ay siya nawang maging pagkain at inuming sa amin ay nagbibigay buhay sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong sa Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang naparito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian, maging ang mga nasa paglingkod sa ebanghelisasyon, mga misyonero, mga katikista, mga bata, mga kabataan at ang mga pamilya. Gayun din ang mga nasa iba't ibang sektor ng ating pamayanan, ang mga nasa larangan ng pagsasaka, pangingisda, mga hanap buhay sa karagatan sa iba't ibang panig ng mundo, maging ang mga manggagawa, yung mga nasa constructions at maging yung pong mga nasa iba't ibang profession, maging yung mga mag-aaral, yung iba ay merong ina-accomplish na academic requirements ngayong nagtatapos ang school year, maging yung mga nagsisikuha ng academic examinations, yung iba ay board exams pertinent to their professions they wish to be, mga nasa public and government service, men and women in uniform, maging yung pong mga nasa hudikatura, at maging yung mga drivers, mga mekaniko, mga naglilinis ng lansangan at mga naghahakot ng basura, maging yung mga nag-aasikaso sa mga may sakit, sa mga hospitals and clinics, at maging sa ating maralitang pamamahay, tahanan, at yung pong mga nagbe-birthday, nag-se-celebrate ng anibersaryo ng kasal, at mga iniluluhog nating samot dalangin kay San Isidro, kay Santo Padre Pio, at yung ating mga kasama sa ating pamamahay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ang mga kaluluwa sa purgatorio at lahat na mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, Mother of Grace, na ikalimang araw ngayon ng nobena, ni San Jose na kanyang kalislisang esposo, kaisa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, Santo Tomas, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santo Padre Pio at San Isidro, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Magsitayo sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang panalangin ng pamilya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin
ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyos sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. May pagmamahal, kagalakan, kapatawaranan. Magbinigayang kayo ng kapayapaan at Peace of Saint Isidore blessing, evening blessing sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Malaki ang pakinabang ng panalangin ng banal. Paghiling niya sa may kapal, magkakaroon ng ulan at bukid ay mapagtatamnan. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa alang-alang sa iyong kaligtasan.
batid ko kung sino ikaw. Akong pastol mo sa'yo'y nag-alaga. Batid mo rin kung sino ako. Nagmamahal sa iyong lubos, handa kong ialay ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. Sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Handa kong ialay ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa alang-alang sa iyong kaligtasan. Lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami malhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling, gayon din sa pamintuho kay San Isidro sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio tayo pong lahat. Padre Pio, taga-Ptelsina, Mongheng Banal, pintakasin santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak, sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwara ng pagtitiis, sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana,
Mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pamisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kami nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawain ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, isang mahalagang paalaala, mangyaring mag-ingat po tayong lahat sa mga kumakalat na fake accounts sa Facebook na gumagamit ng ating mga official na video testimonies upang makapagbenta ng di umano'y blessed oils at iba pang mga banal na bagay. Hindi po ito mula sa pambansang Dambana at kailan man hindi tayo maaaring magbenta ng mga binasbasang bagay. Maging maingat po ang lahat. Ikaapat, kaugnay ng isnagawang grand opening ng ating Kapiyo Osteria ay mahigpit tayong pinapaalalahanan sa ating panabagang Clego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa Osteria. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main entrance, tayo ay may malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, sa darating na Sabado, May 20, ay kapistahan ng Mahal na Birhen ng Mga Grasya. May prosyon sa ikalima ng umaga. Ang mga sasama ay inaanyayang magdala ng puting panyo at kandila. Ika-anim, bahagi po ng mga gawain para sa pagdiriwang ng karoon ni Santo Padre Pito, ni Padre Pio, tayo ay magsasagwa ng mga sumusunod. Number 1, free legal consultation sa May 20 sa ganap na ikasyam ng umaga hanggang ikaapat ng hapon sa Divine Mercy Sanctuary. Number 2, free adult baptism sa May 22 sa ganap na ikaapat ng hapon. Mangyaring makipag-unayan sa opisina ng parokya para sa mga detalye. At number 3, operation pagbibinata, libreng laser tuli para lamang sa unang 100 magpapalista sa May 24 sa ganap na ikapito ng umaga hanggang ikisa ng hapon sa Divine Mercy Sanctuary. Ikapito, para naman sa pagdiriwang ng kaaroon ni Padre Pio, ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng may isinagawang karapol dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ng ating mga eskola ni Pio. Maaari kayo makabili ng tiket sa pamilisan sa mga na-station sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito. Ito po ay hanggang May 20 na lamang. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Sa Biyernes po ay simula din ang nobena sa Holy Spirit. Ito po'y magandang pagkakataon para humiling kita ng kaliwanagan ng ating pag-iisip, puso at bait sa bugso ng Espiritu Santo. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, religious articles and items, at maging mga kagamitan sa pagsasaka at mga binhi na aming itinatanim upang ito ay maihanda sa gawain sa bukid na magpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoong Hesukristo
at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito'y magpaalala ng pakikisa sa kamatay at muling pagkabuhay ni Kristo sa sakramento ng binyag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at tong kami mamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at tong kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at nung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Pakidasal na rin po natin ang ating orasyon. Regina Celeletare, Alleluia. Qui quem merois deportare, Alleluia. Resurrexit sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alleluia. Gaude et letare Virgo Maria, Alleluia. Quia surrexit Dominus Veri, Alleluia. Oremus, Deus qui per resurrectionem filii tui Domini nostri Iesu Christi, mundum litificare dignatus est, prestaque simus ut per eius genetricem, Virginem Mariam perpetua capiamus, gaudiabite per iundem Christum, Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Amen. Ako po si Reverend Father Ulises Santos Valenzuela Ribamonte, taga Marinduque, Diocese of Buac. Kami po ay merong ipinagagawang bahay pari. At ito ay landmark sa 45th taong anibersaryo ng Diocese of Buac. Kaya kami po ay humihingi din ng inyong panalangin, pagmamahal, donasyon, tulong para sa construction, ongoing construction na ito. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain tayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y inialay, pinagdiwang na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pagmamahal ni Kristong muling nabuhay. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Good evening and thank you so much. Salamat, magpasalamat, magpasalamat sa Kanya. Puri ng Kanyang pangalan, puri ng Kanyang pangalan. Sapagkat ang Panginoon ay buti, ang Kanyang kaganaang loob ay walang hanggan.